Welcome po lahat tayo dito sa bayan ng Pateros, Metro Manila. Yan po, nandito kami sa mga bilihan po ng mga itik po. Yan, fried itik po guys, yung bibilihin po namin dito. Yan po, yan yung mga bilihan po ng mga itik po dito sa Pateros. Dito po sa malapit lang po sa may simbahan. Yan, kung makikita nyo po yung kulay brown po na bahay, yun po yung pinakalumang bahay na rin po, Panampanang Kastila. Yan po, yan. At saka isa din po yan guys, yung kulay puti, mga lumang bahay na rin po yan dito sa Pateros. Ayan po yung mga karinderya po na bilihan po ng mga itik guys. Yan, at mamaya po pupuntan po natin yung mga bilihan po ng itlog na pula at saka yung mga Pinoy. Ito na guys yung order po naming itik. Yan po, 300 pesos po yung isa guys. Yan, 300. Bali, dalawa ito guys, binili namin ni Mrs. Kaya lang yung isa, binalot na po nila. Kaya hindi na po na video. Yan. Ayan po, 300 pesos po yung fried itik po nila dito. Yan, lagi po kaming bumibili dito. Yan po, napakasarap po yung fried itik po nila dito guys. Yan. At ito na nga po guys, yung sinasabi ko na bilihan po ng mga itlog na pula, Pinoy. Nandito po sa hiliran na ito guys, yan. Ang dami pong bumibili po dito. Dahil dito daw yung pagawaan ng itlog na pula na masarap po. Yan, kaya ang dami pong dumarayo dito para bumili po ng itlog na pula. At saka Pinoy po dito sa Pateros, yan. Ayan po, ang dami pong bumibili dito guys, yan. Pinoy, yan po, 9 lang po ang Pinoy. Yan, itlog na pula. Yan, may 8 po. Yan, ito po yung trademark po nila dito sa Pateros, ang itlog na pula, Pinoy. Ayan po, yung street na yan guys, grabe yan. Yan po yung talaga yung bilian ng mga itlog po na pula. Yan. At ito naman guys yung harapan ng simbahan po ng Pateros. Yung simbahan po ng Pateros, 1815 pa po itinatag ito guys. Yan, 1815 pa. Bali 2023 na ngayon. Bali meron na siyang 208 years po dito sa Pateros, itong simbahan po dito sa Pateros. Yan po, dito po sa simbahan po ng Pateros, katabi niya po yung eskwelahan po, yung Pateros Catholic School. Yan po, magkatabi po yung Pateros Catholic School po, at saka yung yan, 1815 pa po itinayo ang simbahan po dito. Grabe, matagal na rin pala ito guys. 208 years na nakatayo na po dito itong simbahan po dito ng Pateros. Yan. At ito naman po guys yung mga bulaklak po dito po sa tabi ng simbahan. Yan, 50 po yung nasa ibaba po, yung mga kulay dilaw po, 80. Yan po. At yung pinakataas po, may 80 dyan, may 90, may 100 po. Yun po yung mga presyo po nila. 100 po yung pinaka presyo po ng bulaklak po dito sa Pateros. Sa gilid lang po ito ng simbahan guys. Yan, ang gaganda po. Yan. At ito naman po yung Sampaguita. Yan, ang bango po nito, Sampaguita. Sampaguita ng Pateros. Ito naman po guys yung bayan na po nila. Yan, ang hindi po namin napuntahan dito yung wet market po nila guys. Yan, ito po lang, ito po yung harapan po ng simbahan. Yan, may KFC po sila dito guys. Yan po, ito na po yung Pateros Catholic School, elementary po at saka high school po yung mga nag-aaral po dito. Isang malaking shoutout po sa lahat po ng mga taga Pateros dahil napasyalan namin ang inyong simbahan po.
at ang eskwelahan po ng Pateros Catholic School po, at yung bilihan po ng mga itlog na pula, mga Pinoy, yan po. At saka yung Pride Itik po, yan. Ang bayan ng Pateros, Metro Manila, yan po. Dating sinakop daw ito ng Taguig, pero humiwalay po ang Pateros. Yan po. Yan po, kung makikita nyo po yan guys, 1815 po na itinatag ang simbahan na ito. Yung nakasulat po sa taas niya, parokya ng San Roque, dambana ni Santa Maria. Yan po yung nakasulat po sa taas. Yan. Ito po yung Pateros Church po. Yan. Grabe. 208 years na po na nakatayo po dito sa Pateros. Yan. At ito naman po yung Mama Mary po nila dito. Yan po, may tatlong pagong po dito guys na inalagaan nila. Yan po si Mama Mary guys. Yan. Grabe. Ang ganda po dito sa simbahan po ng Pateros. Yan. At ngayon lang namin napuntahan. Napakagandang simbahan po. At yung 208 years na po na nakatayo po dito. Yan po, isang makasaysayan na rin na simbahan po dito sa Metro Manila. Pateros po, yan. Grabe, ang ganda.